Ako yata ang pumatay sa nanay mo. Hindi ko kayo maintindihan. Kagabi, nung umalis kayo, papunta sa party niya, takot ako. Aaminin ko sa iyo. Simula nang malaman ko na si Attorney Mer ang nanay mo, hindi na nawala ang takot ko. Araw-araw. Paano kung ngayon magkasama kayo? Tapos bukas, ayaw mo nang bumalik sa akin kasi mas masaya ka na sa kanya. Paano ko? Kagabi sabi ko, bibili lang ako ng gamot ko. Tapos, nakita ko yung simbahan. Pumasok ako. Lumuhod ako. Isang oras, dalawa, higit pa. Nagmamakaawa ako sa Diyos. Sinasabi ko sa Kanya, Panginoon, sana po ako ang piliin niyo na maging nanay ni Lynette. Sana ako ang piliin mo, anak. Sana huwag kang mawala sa buhay ko. Hindi ko alam, anak, na habang nagdadasal pala ako, pinapatay si Attorney Mer. Anak, sorry. Ako ba ang pamatay sa nanay mo? Hindi naman yun ang hinihiling ko sa mga dasal ko. Hindi ang kamatayan ni Attorney Mer. Hindi ko alam, anak. Ganito pala ang mangyayari. Tina, hindi po. Hindi po eh. Hindi po kayo may gawa nito. Kayo po na walang ibang ginawa kundi ang mahalin lang ako. Hindi po kayo may kasalanan. Hindi po kayo. Totoo pong may kasalanan nasa labas. At sisiguraduhin ko po na pagbabayaran niya lahat ng ginawa niya.